pagkausap niya yung Koreano, di ba dapat English kayo? Hindi rin naman sila nakakaintindi ng English eh. Kaya tinatagalog niya. Tagalog, pero kuha. Kuha mas na. Kuha. Pag Tagalog. Galing mo. Order siya sa restaurant, sabi ni Uge. Ayoko ng baboy. Kumakain lang ako ng... Gusto ko sabaw. Sabaw ng... Kinaya. Arte mo na lang. Wala, ayoko ng... Tapos yung mga Koreans, ang observation nila sa amin, bilang mga nagtatrabaho, bilang nagsushooting, kaya-kaya namin mag-shooting, magpa-picture, mag-shopping, magtawanan, sabay-sabay. Oo, shooting, picture, snow, ganun. Tapos mamaya sa sideline pa si Direk Joy sa Uniqlo, magsha-shopping pa, set up, shopping, shooting. Ay, ako rin pala. Sila kasi seryoso. Pag-shooting. Oo, lahat mula sa tag-ayos ng kable, mula sa bus driver, hanggang sa pinaka-production coordinator. Seryoso. Kasi okay, yung ano nila, film line director, ibig sabihin yung director ng kumpanya, as in, tumutulong maglagay ng mga magkakabit-kabit na kung ano-ano. Ganun sila ka-seryoso. Very helpful. Oo. Kasi sa taas ng bundok na talagang covered with snow, hindi ka napipili ng trabaho kasi hihintayin mo pa bang mamatay yung mga artista ngayon. So lahat may portable heater. Nakaka-touch na kahit hindi kami pare-pareho ng lahi doon, may mga friends pa kaming kasama. Social, di ba? Sabi ko sa inyo, laki nito eh. Nagkakaintindihan kayo na gusto niyong gumawa ng pelikula at meron kayong limited ang oras ninyo, day effect lang. So, ang ganda, ang saya ng experience sa Korea. In fact, bumalik pa sila dito sa shooting namin para sabihin na gusto nilang manood or baka gusto nilang ipa-screen. Ganun. So, good luck na lang kung talagang may screen sa Seoul, Korea. Yun naman di ba ang gusto natin? Yung sa Asia, ipakita na natin yung kaya nating ipakita pagdating sa paggawa ng pelikula. Parang kayo pa naging Asian actress ako. Ako na talaga yung sasabi. Pasensya na, pasensya. May stress kasi ako, kaya kailangan ko sabihin yun. Congratulations for the award. Thank you. You deserve it. Thank you. I watched the YouTube. Anyway, my question. I'm Jude. I know you're very successful. Medyo dadako tayo sa kan, medyo seryoso. In this point of your career, how can you say that you're really successful? Stress talaga ako ngayon, ang dami ko ng rashes. Paano mo masasabing successful ka na? Parang successful ako kasi kontento ako eh. Hindi na ako umaasam pa ng parang imposible. Nailalatag naman sa harap ko kung ano yung mga desire ko for the year. Nakakatrabaho ko yung mga paborito ko. Eto na nga, katabi ko na sila. So, hindi nga totoo, Direk, natutuwa nga ako na nakauwi ka na eh. Kasi nami-miss talaga kita eh. So, si Chris Martinez, agawan niya na lahat, wag lang siya sa akin. May ganun, ano? So, tuwa-tuwa na ako sa ganito. And kung gusto mo ng seryoso talaga na aspeto ng sagot ko, okay lang kahit hindi na ako mag-asawa. Oo, seryoso nga ako doon. Ito po ngayon, si Mr. Surprise ka pala. May surprise kami sa'yo. Eh, paano naman itong gusto manligaw sa akin? Nandiyan pala. Okay. Okay. At isa pa, na nakasasali lang po, natutuwa ako na pupunta ako sa eskwelahan, sa mga mall show, sa ibang bansa. Nakakatuwa na lalapitan ka nila para sabihin sa'yo na, we watch your movies, the whole family. When we watch your movie, it's an event. Thank you very much. Oh my God. Alam mo yung, para makapagbigay ka ng ganong klaseng lunas sa mga tao, yung naliligayahan sila sa trabaho mo. Oh my God. Yung mission ko talagang
wagas na nagagampan ako, okay na ako, yung ganun. Parang, ang sarap nun. Ika nga, di ba, binigyan ka ng... Di ba, sabi mo nga, binigyan ka ni Lord ng regalo, at kung anong gagawin mo sa mga gifts na yun, yun naman ang regalo mo, back to your God, di ba? Yes. Ayan. Kanino lang, di ba? Hindi pa rin ako... At saka, men! Sige. Joke lang. Na, naalala ko lang yung Kimidore last time, last three years ago nga. Sobrang ito lang yung movie na una na panood ko na simula sa umpisa hanggang sa huli, tawa talaga kami ng tawa. Pati nga yung food na nadala namin, hindi na namin nakain. Tapos pagdating sa office, sobra pa rin yung... So ano, napanis? Oo, wala. Pinamigay na lang namin. Parang gano'n. Hindi halata. So hanggang sa office, talagang kinakwento pa rin namin sa kanila, sa mga office mate namin na panoorin nyo. So na-fire ka? Hindi! Ay, nakakatawa. Di ba before, sabi nyo wala kayong budget, tapos nag-relay lang kayo sa social media, tapos at the same time sa usapan ng mga tao. Pero ngayon may mga budget na nga kayo. So ano yung sobrang bongga na i-expect namin ngayon? Kasi dati wala kayong budget, bongga-bongga na, how much more ngayon? Direk. Siguro isa na nga yung umabot pa ng Korea. Hindi